I am recording. Recording in progress. Hello. So start na po tayo, ma'am? Yes. Okay. Alcohol ba? Powder or lotion? Alright. Good evening, everyone, ladies and gentlemen. Our facilitator for tonight is a former school teacher, but now she owns a school for herself and runs it as an administrator. She is also the owner or part owner together with husband Jay, a remote agency, a digital marketing and e-commerce company. So she is a businesswoman, a husband, a mother, in short, a superwoman. So without further delay, let's all welcome Ms. Marilyn Pasana. So thank you so much, Sir Jeff, for that wonderful introduction. And alam ko po, ngayon po ay araw ng kalayaan. So happy Independence Day to all of you. Thank you so much for being here. So ang our topic for today is all about basic of social media for business owners, since lahat naman po tayo, we have our own business. But before we start, I would like to ask everyone this question. What are the social media platforms that you usually use every time you go to your computer? So do you use Facebook? Or do you use Twitter? Can you type in the chat box? What are the social media platform kung saan madalas kayo nagpo-post or kung saan kayo madalas nag-share? If you have products or if you have services, or do you have someone who posts for you? Yeah, so FB, WeChat, yes, WeChat. Kasi we have also WeChat na business na din. Instagram, FB Instagram, okay. So, yeah. So, those are the social media platforms. Siyempre, ang talagang common dyan is the Facebook and of course, yung Instagram din. Alright? So, yan. So, sabi nila, if you want to have, be active on social media or kung gusto natin mag-earn through social media, we have to plan or start a plan muna. Kasi it's easy to get started using our social media for business purposes. So, we all use social media business sa pang-araw-araw natin and of course, in promoting our business also. Okay? So, it's really important that you start a plan. Okay, so mamaya po, I will show you a sample plan, social media plan for your business. Okay, papakita ko po sa inyo. So you have to set the social media goals and objectives. So importante din po yun once you want to start a plan. Okay, so kailangan ang plan natin is a SMART. So meaning it should be specific, measurable, and attainable, and of course, relevant and timely. So based doon sa gusto mong maging goals ng business mo. Do you want to have sales? Or do you want to have, branding? Kunyari, nagpapakilala ka lang. Gusto mo ba ng conversion rate mo? Or pwedeng gusto mo lang magkaroon ng maraming likes? So, dapat nakaset tayo before we start a plan. Right. So, next one is you have to decide kung ano ba yung platform that is right for you. Okay? So, pwede naman, minsan your instinct might tell you na your target audience are Gen Z. Okay? Or pwede ka naman mag-skip ng Facebook and focus on Instagram or TikTok. Okay? So, but sabi nga nila, Facebook users, usually they are nagro-range na sa 18 to 24 years old. Okay? So, yun, kailangan you have to decide on that kung ano ba yung saan ka madalas or saan, anong klaseng target ba yung gusto mong i-target. Next one is you have to know your audience. Kasi one reason that you are using the social media for business is, of course, to have an effective micro-target, okay, your audience. Ibig sabihin,
kailangan maintindihan mo din talaga kung sino ba talaga yung mga audience mo based on sa product na binibenta mo. Or maybe you can start compiling data on your content customers. Then, pwede kang mag-dig deeper dun sa mga social media analytics. So, medyo malalim na yon. I think, so hindi ko na po siya i-elaborate. And then, kasi soon, once na nalaman mo na yung mga analytics na yon, malalaman mo na kung anong target client mo ba talaga. Kanino ka ba talaga makikipag-interact online? Okay, for example, we have Healthy and Pure, di ba? So, sa Healthy and Pure, usually, ang tina-target dyan yung mga family, di ba, that needs clean water. And ang targeting audience din natin dyan, syempre, yung mga bumibili din ng mga Wilkins or yung mga competitors nila. Okay? So, ang social media tips for business, another is that yung number four, you have to expand your audience. So, hindi lang tayo pwedeng mag-stick lang. For example, kung gusto lang natin sa Facebook, di ba? So, usually, tayo may mga takot din na parang mag-expand. Kasi, once na meron kang clear picture of who your audience is, parang mas madali na sa'yo na ma-revisit mo yung social media plan mo. Okay? And sometimes, it's also sometimes dapat you have time to look for ways to reach more people. Okay? Hindi lang tayo mag-i-stick kung ano lang yung meron tayo. For example, 'di ba nung nag-lockdown tayo, syempre people meant more people dun sa online natin that they are looking for ways to fill their homes or yung time nila, 'di ba? So it's a great thing or dapat na meron tayong maiisip paano ba natin may expand yung audience natin ng mas mabilis. Ang sagot doon syempre ito yung social media lang. So what we're going to do kung kunyari meron po kayong business, you have to for example, you have to give them a free seminar. Pwede ganun. So mas marami kasi pag sinabi natin free, sabi yung mga tao ngayon mahilig sila sa free or pwedeng free trial ng product kung meron po tayong products. Okay? So sometimes you can also do mga raffles ganun sa mga sa page po ninyo or pwedeng sa page ng business ninyo. So usually pag business naman talaga, we make our own business page. Okay? So hindi naman talaga tayo karamihan, hindi po talaga nagpo-promote on our personal account. Alright? So, social media tips number 5 is of course, kailangan mag-build tayo ng relationship. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng building a relationship? So, when we say building a relationship, hindi lang siya yung nagbigay ka ng webinar tapos-tapos na. Okay? So, the best benefit or the unique benefit of social media marketing for SMEs or mga business owners is that you are allowed to talk to your customers and to your followers. So, paano siya? Of course, if you have a messenger or meron ka mga Facebook page, so pwede natin silang bigyan ng support. For example, pwede tayong mag-sale upfront sa kanila. So, you can also use the sale upfront once na nandun tayo sa susunod po na explanation on our business social media tips for business. Ayan. So, this is also important that we will create a Facebook group. Yeah. So like 'di ba sabi nga nila ang Facebook page, so mas marami yung pwedeng nating ma-reach. So sa Facebook group, it's also great kasi it build community and of course yung brand loyalty. So if you have a Facebook group for business owners or for those who love to sing, for those who are, you know, praying wife. So, mas makakapaglabas kasi sila doon ng kanilang mga feelings or mas ma-express nila yon. Okay? If you have a Facebook group. So, pwede nating batiin. Marami kasing pwedeng gawin on Facebook group din. So, mas okay din po siya na meron tayong ganon. Okay? So, kasi makikita na natin, like for example, in my case, so we have a Facebook group of, you know, students wherein they can ask questions, then they can also share their ideas. Okay? So think also that your business is too small to work with an influencers. So if you know somebody na, like for example, marami po silang mga followers sa YouTube or sa Instagram
or kung saan man, pwede nyo po silang gamitin or pwede nyo silang actually i-hire. Okay? So para mas dumami yung mga nagpo-follow sa inyo or mas makilala po yung product ninyo. Kasi you can also use them na parang testimonial din nila na ginamit nila yung product nyo na po na yun. Alright, so mention followers in your posts and stories. So, collecting yung mga use-generated content through your contest or pwede naman yung mga branded hashtags, di ba? Mas magandang way yon para ma-source natin yung mga quality materials for your social feed. Okay, so like for example, meron kayong nabasang blog, ilalagay nyo yung name niya, i-mention niya siya, and then at the same time, lalagay nyo ng hashtag kung ano yung ginamit din nung influencer na yon or kung sino man yung maraming followers. Okay? So kung sa Instagram naman, syempre mas maganda yung fan tags in an Instagram story. I'm not sure lang if ginagawa niyo po yun, yung mga Instagram story. So meron din kayong direct messaging. Okay? So make sure lang din that you will also reshare it. Okay, so pag nire-share nyo kasi yon, win-win kayo doon. Lalo na yung mga may mga nagpo-post ng mga items or services sa Instagram. Okay, so next po, use the social platforms built in interactive. So pwede naman yun sa mga cellphones po yan. So kung may mga tools kayo, so kanina meron nagsabi ng WhatsApp at saka yung WeChat. So sa cellphone nyo po, pwede po kayong mag-install doon ng mga built-in interactive tools para kahit on the go kayo, kahit nasaan po kayo, kasi tayo, pag mga business owners, di ba, sobrang busy po niyan. So, if you have someone who's handling your group or your page, mas okay po siya kasi kahit na hindi kayo nakaharap dun sa computer or cellphone niyo, merong sumasagot pa rin sa mga inquiries, okay, on your page. Okay, so next one is we have to pay attention to trends. So, hindi naman natin sinasabi na leap on every memes sa mga viral. So, pero dapat we have to pay attention kasi it's also a good idea to pay attention sa mga trends natin in social media para mas maintindihan na kung ano ba yung mga ginagawa ng mga tao, ano ba yung mga tinitingnan nila, ano yung mahilig sila. So parang ganun po. So it will also create yung mga appropriate content that resonate over time. So katulad nung sa lugaw, di ba po? So kumalat yung Lugaw Republic, something like that. So yung naging trending. So yung iba, ang ginagawa nila doon, para mas maging ano din sila, mas makilala sila. So tinitignan nila kung ano yung trending ng mga posts ng mga tao. So syempre, pag may tinype nyo yung mga lugaw something, di ba, naging viral po yun. So in that way, nakikilala din sila. Pero sometimes, we have to check on it. Kung like for example, kung food kayo, tapos yung trending is yung lugaw, susundan nyo rin po yun kung food. Hindi like for example, ang trending is yung like electronic, tapos yung lugaw, yung ano. It could be, it's possible, pero you have to relate on the trending. Okay? Kung ano ba yung mga trending topics. Pero yung mga political issues or topics, hindi po yun pwede. It's a no-no to ano, to Facebook talaga. Ayaw nila po ng mga ganun, yung mga political. So, reasons for using social media. Number one dyan is, dahil more on online na nga po tayo, syempre, bakit natin ginagamit yung social media? It's because to be up to date sa mga news and yung mga current events. Then, next is, kung nakikita niyo yung percentage, di ba? So, find funny or interacting content. So, yun yung sumunod na trending niya kung bakit natin kailangan gumamit ng social media. And then, it also fill up your spare time and you can also use social media syempre para mag-stay in touch with the friends, di ba? And para mag-share din tayo ng mga photos. So as you can see here, ang pinakamababa dito, promote or support the charitable causes. So kung ano dito yung pinakamataas, yun yung dapat nating sundan when it comes to posting. And always keep your audience po na parang yung mga current needs ng kanilang pag-iisip. Ano-ano ba yung mga current needs? So like for example, this pandemic, di ba? So people need something that they will also earn. So meaning to say, if you are into like selling products, so I think it's better that if you will offer them something that they will also earn. Like for example, ano-ano ba yon? For example, if you have a clinic or if you have services,
if they will share that services or if they will refer to somebody, you will get a commission of something 5%, 10%, yung mga ganun pong mga sharing. Dahil nga, yun yung trending. Kasi maraming naghahanap ngayon ng mga trabaho at pagkakakitaan. Which is very effective po. Kasi I also do that in our course. Okay, so every time they refer, so meron silang something that they will earn that they can use also in their living. So yun, so kahit nasa bahay lang sila, wala silang puhunan, they will share the link. So sometimes they go, tinatawag nila tong affiliate link. Alright? Yan. So sell your stuff with social media commerce. So ito yung madalas na ngayon na nangyayari din. Kasi social media marketing, syempre it evolved in a recent years to introducing social commerce. Actually, sobrang tagal na po nun. The ability to sell the products directly from social channels. So, this is very common, so I don't need to elaborate na. Next is the mix your payments. Ayan. So, ito yung usual na sa mga business owners, kailangan once you are, you know, doing an ads on Messenger or sa inyong social media, you have to mix your payment. So, pwedeng yung, di ba, marami naman na tayo yung GCash, and then once they click the link or buy it, kailangan magdedirect na doon kung saan nila gustong magbayad. Alright? So, kasi if you normally post yung mga images, kasi mas maganda rin yung video. Actually, you have to take advantage of all the formats within its social network, like yung mga stories, yung mga reels, at saka mga live video. So, mas okay po na yun yung inyong gagamitin. Next one is, yeah, number 9, focus on quality over quantity. So, usually, it's more important na we will create a content on a couple of key channels than it's to have a presence on every single network. So, especially, dapat you have to make sure lang din na yung mga social posts mo na in-offer mo has a value. So, like, for example, if you are going to, if you want to catch leads, yung mga email, yung mga contact number, pag gusto mong makakuha ng mga gano'n, ng mga warm leads, kailangan yung mga isi-share nyo din is may value. Okay? Hindi kasi tayo pwede agad na like, hey, nag-webinar ako. For example, ngayon, nag-webinar, nag-free webinar ka, nagbigay ka ng free webinar, and then at the end of the ano, magkakaroon tayo ng hard selling. Pwede siguro na we can also share the link where they can find you, or you can also just offer lang like a free webinar, ganun, or masterclass, it's okay. Okay? So remember then that yung social marketing natin is about building relationships. So in our past course, online course po, the students that we had before, sila din yung mga nagiging students namin if we have our new courses online. Okay? So next one, use the right tool. So later, we're going to talk about different tools in social media, kung ano talaga yung effective tool or kung ano yung pwede nyong gamitin nang wala ng hassle. Meaning to say, automated na siya. So meron pong ganun na hindi kayo mag-spend ng a lot of time posting on social media. So okay, so let's move on. And the secret of using the social media effectively is of course to take advantage dun sa mga tool na ituturo ko po later. And there are a lot of loads or tools that will help your product and will help you also as a business owner to be productive. Kasi diba tayo, sobrang busy na po natin eh. So what we can do is to find another tool that will work for us while we are being productive. Okay, so that means you can also start using your social media for business without having a full-scale social media team. So pwede pala yan, no? Kahit wala ka munang team. Pero sabi nga natin, let's make a plan. Yeah. So engagement management. So if you have a social, actually social media naman is ano, is not a broadcasting system. It's a way to engage with other people or with your customers and fans. Okay, so lagi natin tatandaan yon. And there's a lot of tools. So one is the Hootsuite.
Hootsuite, it will also help you centralize all the mentions and the messages. So later we'll talk about it. Ipapakita ko po sa inyo yung other tools that will help you. Yan. Si Analytics. So this one, medyo broad na to. So dito, if you want to know the reactions, kung paano nag-react yung mga tao on your post, so pwede nyo pong tignan yung mga analytics nito at the back, sa back end nang gagamitin ninyong tools. Okay? Ayan. So sa graphics naman, graphics is very important also. Yung sinasabi nga ni Sir Charvin, yung photo is also important. So if you're having trouble creating yung mga eye-catching images for your post and you want to turn to tools that will help get the job done, so ito yung importante natin dapat anuhin, yung graphics. So marami tayo din mga tools on graphics on how we can make good graphic designs, okay? Yan. So content creation. In content creation, sa social media natin, it's important also that we have our content curation. Kasi these are the things, ito din sabi ko nga po that we really need to plan yung content natin. So kanina nabanggit ko yung graphics, yung content creation, curation, yan po yung mga pwede nating pagplano ng maigi. Because content curation can help us, you know, boost also our business. It's the art of something like sharing a quality post from others. Okay, syempre, kung nyari, nag-post ako galing kay Sir Jeff or kung sino man yun, so dapat we should give credit to them. Okay, so it can be also a great way to provide value for your followers and also keep them engaged. Ayan, so number 11, so our number 11 is use scheduling by motivation and scheduling and motivation automation that will give you more time for engagement. So kanina we talk about the social content calendar. So let's try to, once you have that calendar in place, you can also create your social posts in advance and use scheduling tools. But there are really business owners or yung mga, you know, yung mga giving their services that they really want to have social media or they don't want to be exposed on Facebooks or they don't want to be active, okay? So, tingin ko po, this time, hindi na natin kailangan, hindi na sabi nga nila, di ba, huwag na tayong mahihiyang mag-post kung ano man yung mga services or businesses that we are offering. Kasi, how can you sell? Di ba, dalawang bagay lang yun eh. It's either ikaw ang magbibenta or bibentahan ka nila. Parang ganun siya. So, track and refine your performance. So, as a social media manager or as a social media business owner or business, a business owner, kailangan po, meron kayong natatrack nyo rin kung ano yung mga nangyayari. Okay, so ilan na yung followers nyo, ilan na yung nag-comment, ilan na ba yung nag-like, para you have still time on upgrading. May kulang pa siguro. Siguro hindi valuable yung sineshare ko. Siguro ayaw ng mga tao yung mga sineshare ko. Okay? So yan. So right now, dun tayo sa part 2. These are the social media tools for your business growth. Okay, I will just share to you some of the tools kasi sobrang dami po niyan. Okay? So yung few lang muna, yung madalas lang po namin. So let's talk about first on how are you going to find your leads. Ibig sabihin, 'di ba, madalas po tayo sa marketing natin. Usually sa marketing naghahanap tayo, hanap ka muna sa Google ng mga ano. Usually before, ganun po yung ginagawa namin eh. So hanap ka muna sa Facebook or tingnan mo kung may mga makikita ka sa Google. But there are tools that you can find companies na kung saan you can get their email and also share the emails or magbigay kayo sa kanila ng proposal. Okay, ano yun? So this one, we call it Find That Lead. So if you have time later while I'm sharing this to you, you can check on findthatlead.com. So you can sign up there and you will, mamaya, we can also do that. Okay, I will call one by one or I will call one volunteer who can sign up here in Find That Lead. So dito, you can also parang categorize. Okay,
So, pwede nyong hanapin yung mga email ng companies, okay, ng mga owners. Okay, so pwede nyo po dyan hanapin sa Find That Lead. Yan. So, this one, yung Canva, usually, ito yung sinasabi ko po ng graphics. So, aside from Canva, you can also use stencil.com. Diba? You are also posting on, ano, diba? On, like, for example, if you are into insurance, so if you have a page, mas okay din kasi talaga po if you have a page. For example, if you have a Film Life, usually ang nakikita po namin our clients, like for example, kung Film Life, so meron silang nilalagay doon, Film Life, like Miss Grace, ganon. Tapos Film Life, may pangalan siya. Okay, kasi why, bakit nila nilalagyan ng Film Life yun? Kasi po, siyempre, kasi pag hinanap ng client, like for example, gusto ko ng insurance, pag sinurge nila sa Facebook, Film Life, pwedeng lumabas yung name mo o isa doon sa page mo ang lalabas. Okay, so kailangan, kung may mga brand po kayo na hawak, pwede nyo isulat yun doon. Okay, so sa Canva, ganun din po, there's a lot of things that you can do in Canva. So later, mag-hands-on po tayo. Siguro while I'm discussing this, you can sign up in canva.com. Yan, free pick. Ito yung super high-end high-end graphic na siya. So meron tong free, merong paid. Okay, sa paid, you can download a lot of designs here or sa mga posters po ninyo pwede. Okay? So if you are not good in graphics, kasi me personally, I'm not really good in graphics, but when I learned this one, yung free pick and Canva, yan, parang natuwa ako, pero since we don't have that time, so we still need to get yung graphic designer talaga that can customize for our customer. So yun yung ginagawa namin right now. Ayan. So, yeah. So now let's have practical or hands-on training na, no? So I'll just stop share this muna. I'll go to Canva. So I will just demo muna, no? And then let's have some practice. So I guess some of them, no, Sir Jeff, meron na silang Canva. So for those who don't have, pwede tayo, isa-share ko lang po yung screen ko, Sir Jeff, later. Magsa-sign in lang po ako sa Canva ko. Yan. So actually si Canva, meron siyang pro. So I can give you the link later para wait lang po ah. Send ko po yung link ng sign up niyo po ng Canva. Yan. So then while later, waiting, yes, you can go to canva.com. It's parang it's a browser-based. If you find... Ako ng ito, Sir Jeff, magsushare ako ng link para dun sa sign up. Ito na, copy. I'll share dun lang sa Zoom. Ito po yung link. You can click the link here and sign up. Yan. Okay na po. Sige, okay, I'll... so while waiting, for those na wala pang Canva account, please sign up. Okay, share ko lang po. May questions so far po ba sa ating mga manonood? Okay, wala. So, malino lahat so far ang explanation ni Ms. Lynn. Okay, so sige. So, in Canva, sabi ko nga po kanina, you have a lot of things to do. So, first is, of course, yung mga designs ninyo. So, if you want to get a lot of designs, you can get here and then may mga templates po to. Like for example, kung gusto niyo naman ng Instagram stories. By the way, dito you can resize this kapag naka-Canva Pro kayo. Okay, so pwede niyo siyang i-resize. But if you are into free Canva, hindi niyo siya ma-resize ng ibang mga art. Okay? Ayan. So pipili po tayo ngayon ng pwede nating gawin. So for example, yung templates. So punta lang po kayo dito sa templates. So... yan, if you want to do YouTube channel art, pwede po yan. Tapos yung mga presentation, meron din po tayo niyan. Cards, logos, pwede rin po. Instagram posts, business cards. Yan, flyers, kung medyo nahihirapan kayo sa flyers, for those who have their printing business, pwede po dito. Invitations, yan, sobrang dami po.
Okay, how much ba ang Canva? I think nasa 699 siya pag monthly. So it's a good investment. So if you want resume, ayan. So for example, ito meron kayong gustong, sige, let's try to have muna yung Sir Jeff, ano pong gusto niyong gawin natin? Yung madali lang po. Certificates po natin. For Father's Day. Ah, yeah, sige, Father's Day. So dito, pag yung sa team, so pwede tayong maghanap. Father's Day. Father's Day post. Facebook post. Ayan. So ito siya. So pwede po natin siyang gawin. So since it's free, we can use this template. I think si Sir Jeff din ginagamit din tong Canva eh, no? Sir Jeff? Yes, ma'am. May adjustment, pero once you get the hang of it, yeah. Mas ano, mapapabilis yung paggawa niyo ng ano, yes, ng posters. Opo. So yan. Okay, so super basic lang yung gagawin natin, but these are the common common elements or common text, or ito yung mga ginagamit na mga tools for doing yung Canva. So yan, for example, ito po, i-click lang natin yan. So ita-type natin yung text na gusto natin, and you can also change the text design. So yan, pwedeng ito, gusto mo, ito siya. Yan. So as you can see here, and then pag gusto mo namang i-upload yung photo, kung sino man yung gusto niyo pong ilagay dito, you can just click upload. Ayan, so ayan po. So pwede po kayong mag-click dito, mapapalitan na po siya. Tapos yung nandito lang, so hindi nyo na kailangan mag-isip kung ano yung design na gusto ninyo. Okay? And bukod sa Canva, meron din po yan. But later na po yan. Sa text, ito lang po siya, and then more. And then once na gusto mo na siyang i-upload or gusto mo mag-insert muna, pwede ka ditong mamili. Yan. Pwede mo pong ibahin yung background. Maiiba nyo po siya. So di-delete nyo lang. Diba? Sobrang dali lang po siya. So sa mga Facebook post nyo, pwede nyo rin po itong gamitin. So by not only, you know, doing or putting together all the pictures, you can also create a design for your Facebook post, Instagram post. Yun nga lang, it will really take time. So once tapos na po kayo, or actually you can add the page here kung gusto nyo po ng marami. Now, just download. I usually use PNG or JPEG. Download lang po siya. Yan, tignan po natin kung mata-download siya. Ayan, so na-download na. Now, let's try to post on Facebook. So, ito po siya. So, let's post here. Yan, photo. Add lang natin yung dinownload natin. Yan, so, ito na po siya. Yan. So if we want to put something like Happy Father's Day to everyone, Happy Father's Day, so pwede po natin siyang lagyan ng hashtag. Yan na siya. Pwede delete ko po mamaya. So post lang. And then sometimes kasi it's really hard. Yung iba po kasi, no, let's try to share then. Very, ano, i-walkthrough ko lang, Sir Jeff. So for our page, so kailangan pag nag-share tayo, i-click lang din natin yung pinaka-link niya, and then may medyo matagal po yung posting. So yan, close ko na. So kunyari na post na po kasi hindi pa naman po Father's Day. So punta po tayo dito ulit. Yan. So sa presentation, meron din po tayong marami din po tayong pwedeng gawin. Okay? So yan, mga Instagram post, kung ano sa Instagram, Instagram post po yung i-click nyo. And the most important thing here is yung planning. Ito po yung ano, yung content planning. So, scheduling. Ito yung auto schedule. Ayan. So dito, you can schedule yung mga gusto niyo pong i-post. For example, mag-schedule ako dito sa 15. Ayan, kunyari ito po yung i-schedule ko. Yan, ito po siya. Yari lang po yan. So
bumabagal. Yan lang po tayo upload. Yan, mamimili lang po kayo ng kung ano po yung gusto nyong i-schedule. Okay? On this planner. So, yung content planner, sabi ko nga po kanina that you have to plan ahead of time kung ano yung gusto niyo pong i-post. So, I will share to you an example of content planner. Wait lang po ah. Meron pa po bang questions? So, actually, bukod sa Canva, meron po tayong Hootsuite na nag-i-schedule. Automated din siya. So, kunyari, later I will show it to you then. This is a sample of social media plan. Can you see it po ba? Hindi pa. Sir Jeff, nakikita po ba yung screen ko? Parang walang naka-display. Display, no? Stop sharing ulit. Let's see. Wait lang po, Sir Jeff. Yan. Okay. Any question po ba? Bago po ako mag-start sa content. Wala naman po. Medyo may, okay naman po, clear naman yung explanation po, no? Ayan. Ma'am Evelyn? Ma'am Evelyn, kayo po ba gumagamit ng Canva or Adobe Photoshop? Ano, Adobe Photoshop ang ginagamit namin. Kaya yeah, kasi po ano yung tarpaulin eh, no, Ma'am Evelyn? Ah, sabagay yung mga large format talaga kailangan, ano, high resolution, tama nga naman. Yes. Thank you, Ma'am Evelyn. Okay. Yeah, so ito yung example of, ano, saan na siya? Share screen ko po ulit ah. Ayan. So, puto lang po. Ayan. So, this is a sample of social media plan. So, you can take a picture of it or I can send an email to you po about a lot of social media plans na pwede niyong gamitin on your business. Okay. For example, on Monday, pwede niyong ilagay sa page ninyo or sa business page po ninyo useful product that you use. Okay. I use this product. So, by blah, blah, blah. So, pwede niyong gawin. And then, Tuesday, you can share memes. Oh, pero, syempre, related dun sa, ano nyo, sa page po ninyo or sa business nyo. And then, pwede rin kayong mag-recommend a helpful tool. So, for example, in my case, so I will share helpful tool that I use on my business. So, para in that way, kung sino man yung mga nagpa-follow po sa inyo, ito okay to, nag-share to something value. So, yun yung ibig po namin sabihin ng value. Nag-share kayo ng value on your page or for your business. Post a how-to or tutorial. So, video, mas okay siya. Effective yung video. For example, how to use this product. So, meron kayong model, video. So, gagamitin niya yun. Kahit yung quick lang, quick video lang. Hindi naman totally na production video. Okay, behind the scenes video. For example, sino po dito yung parang, like for example, kay Ma'am Evelyn. Behind the scenes video niya, pwedeng mag-share si Ma'am Evelyn sa Facebook page niya or sa Facebook niya mismo. Kasi, di ba, you are po into printing. So, pipicturean niya yung mga tao niya na nagpiprint. Para, for example, you can also use that po, Ma'am, sa Facebook niyo, di ba? So, picturean niyo, good morning, everyone. So, pwede niyo ilagay, good day, everyone. I want to start the day with the right day, just something like that. We have a lot of clients today. So, in that way, si Ma'am Evelyn, di ba, marami po siyang friend. So, in that way, yung mga ibang friends niya na hindi pala nakakaalam na meron pala siyang business na ganun, pwede siyang i-PM directly. Okay? Or, if you don't like to use your Facebook personal account, you can use a Facebook page. So, sa panahon po ngayon, kailangan lahat po ng mga business meron ng Facebook page kung wala po silang website. Okay? And then next one, industry-related facts. Sabi ko nga po, if you are into printing, so you have to, like for example, do you know that tarpaulin started in
dito. So about printing pa rin siya. Okay? What you are reading. So ito naman, pwedeng something personal or something na related din sa product. Post about your hobbies. So pwedeng, like for example, I posted last time na I love to read. Diba? So I ask also question kasi yun naman talaga yung ginagawa ko. I love to read. Or pwedeng blog post. If you have a website, pwede pong blog post website. Okay, magbablog kayo, nandun yung mga kwento ninyo sa buhay ninyo, ano yung madalas yung gawin, or may category siya. And relaxation spot or ritual. So meron ba kayong ginagawa before early morning? So you can share it. Yung mga personal mantra nyo, pwede nyo rin po yun i-share. Time-saving tip. So yun yung mga time-saving tip about, you know, doing triathlon or ano, exercising, ganun, doing some, like, si Ma'am Doctora Santa naman, di ba, yung ano niya, yung course niya, so pwede yung ganun. Inspirational quotes, pwede rin po yan. Favorite hacks and tools, someone who inspires you, pwede rin po. Hindi lang siya puro sa sarili niyo, mas maganda rin. Meron din yung someone that you want to share with other people. Okay, music you are listening to, share your why am I doing this, why did I put up this business, tell the story behind or your brand. If you are into photo shoot, okay, so pwede nyo yun i-post sa Facebook. Huwag daw tayo mahihiya eh, kasi nga online na, diba? There's no other way to earn more, but sa online na lang siya. Diba? Sabi nga, if you are not into online, your business is out of business. So answer frequently asked questions. Ano ba yung mga questions na madalas tanungin? Or madalas na tanungin sa inyo? Or madalas na tinatanong dun sa business mo? Milestone. So pwedeng I got 100. From 100 followers, naging 99. Hindi, milestone yung mas advanced po. Share how you stay organized. Okay? Share a product review from a customer. So I bought this Cell Life. Okay, product from Farmacia Jimenez. And I'm so excited. Ganun, my immune system, blah, blah, blah. So, yan, mga ganun po. Promote your newsletter. Kung meron kayong newsletter, shout out to favorite accounts. Okay? Share eye-catching visual or graphics. Ito yung mga usual social media plan na pwede po ninyong pag-isipan or pwede ninyong dagdagan pa po. Okay? So, yeah, this is just a sample. Okay. Am I clear po ba? Meron naman pong napupulot ng konti. Yeah. Okay. So next one, isa pang another tool pa, Sir Jeff, no? Last tool na lang that I can share to everybody. Nag-raise yata ng hand si Miss Judith. Sorry. Hi, Ma'am Judith. Yes po. Hi, Lynn. Hello. Good evening. I like the social plan part, but what do you suggest the frequency of posting should be? Should it be like weekly, other day, and the time of day? Yes. Actually, in every different social media platform, po, there's a certain time. Like, for example, I can also share it to you via email, but I will just talk about yung, like, for example, sa Facebook. Usually, we post na early morning, like 8 o'clock or bago mag-8. Kasi di ba on a rush na po yung mga tao, ma'am. And then sa afternoon, 12 o'clock. Why? Because they are on break time. Okay, and then in the evening naman, yung pauwi na sila mga 8, ganun. Kasi nandun na sila sa bahay. So madalas marami na nagbabrowse niyan. So yun yung ano namin sa Facebook. When it comes to Twitter, pwedeng 2 times a week lang po siya. Pwedeng ganun. Sa Instagram din, pwede pong ganun din. 2 times a week, it depends. Pero usually sa Facebook, kailangan medyo active. Or pwedeng 2 to 3 times a week. So depende po. Pwedeng, kasi there are clients kami. Gusto naman nila parang once a week lang. Ganun. So yun po. Yun. Sir, Ma'am Judith, okay na po? Yep. That's usually the Facebook platform, no? How about yes. LinkedIn? Yung Instagram po? For LinkedIn. LinkedIn, I usually post then once a day. Pwede po yun. Pwedeng twice din po. So same with, ganun yung ginagawa po namin with our client. Pwedeng once, pwedeng dalawang beses po siya sa LinkedIn. But yun nga po, yung with a content plan, kailangan naka-align din po siya. Yan. Pwede rin po siyang 6, 2 p.m. and 8 p.m. Oo, sabi ni Sir Carmen. Yes, totoo po yun.
So, iba-iba siya. So, meron akong list po noon, Ma'am Judith. I can share it to all of you. Yung list kung anong oras po kayo pwedeng mag-post. So, sa LinkedIn, sa Pinterest, share ko po after this webinar. So, siguro bibigyan ko po ng form. A form for all of you na gusto pong makakuha ng planner and yung, they call it, yung list, yung time po. Okay? So, do you want more tools po ba? Do you want more tools? Yes, go ahead. Sige po. So this time naman. Kaya pa ba? Yeah, this last na po to. Actually, meron kami Filmora. Pero masyado na ano yun eh. No? Later na lang siguro walkthrough ko na lang siya. Pwede muna kayo mag-sign sa filmora.com. So para meron kayong, meron po kayong ano, idea lang. Okay. So pero mamaya po, walkthrough lang yun. Walkthrough lang po ang gagawin natin. Kasi medyo matagal po yun ituro. Now yung sa Trello naman, that's more on management. So right now, lalo na ngayon, medyo ano tayo, no? Parang yung iba sa atin, ayaw na talagang lumabas. So i-share ko lang po. Naka-share screen po ba ako, Sir Jeff? Hindi pa, no? Hindi pa, ma'am. I am going to share with you Trello. This is for project manager. So kung kunyari, meron po kayong ipapagawa. Kasi kami po, sa team namin, ever since, ito talaga yung ginagamit namin. Share ko lang po yung Trello board namin. Yeah, so dito, so ilang tools na po yung naturo ko po? Ilang tools na po ba? We have Canva, tama ba? Pipik. Okay. Canva, oo. Yung dalawa pa lang. Yung dalawang na-recall ko. Dalawa pa lang. Canva at saka yan. Yung find that lead po. Okay. So, parang ano yun. Para makakuha po kayo ng mga emails na gusto nyo pong senda ng proposal. Oh, wow. Find that lead. Okay, pa-check na lang din po. Tapos meron pang isa is, ito na lang po muna. Yan, naka-share screen na po. No? Yan. So this one, we call this one project management tool. So if we have projects in different sa clients namin, so pwede nyo po itong gamitin. So just log in. Mag-share po ako ng link. Para dun po kayo mag-sign up. Later na lang po. Yan, Trello.com. I-share ko lang po sa inyo. For example, meron tong parts. Eh. Like for example, yung board. There are also templates. So dito po sa board, dito nyo ilalagay. Like for example, meron po kayong pinagawa sa isang, may project kayo. For example po, ito. Ang kliyente ko po kunyari is RA30. So, yan yung tawag dun sa board. So, mag-create po kayo ng board kung saan it will depend on your task eh, dun sa kliyente nyo. So, ito yung mga board ko. So, paano tayo, sige, gawa nga po ako ng bagong board para alam nyo po paano magawa. Kasi dami na kasi, baka hindi na po kasha. Ayan, create new board. Sige, ano pong gusto nyong board natin, Sir Jeff? Yung pagplano po sa Business Open Day. Ayan. Business Open Day project. 2021. Yeah. Ay, teka po. Puno na ako. Mag-erase muna po ako. Yeah. Dito ko po nilalagay lahat ng mga task ng mga business at po ng mga client. Dale Carter task. Yeah. Ito, this one is a sample task of our client. So, kunyari, ayan, ito po, nag-create na ako ng board kasi hindi na po ako pwedeng mag-create kasi ano na siya, ano talaga, full na po yung ano. Okay. So, ito na kunyari. So, just click create lang tapos papangalanan nyo lang yung board. So, sa board, meron tayong tinatawag na mga cards or a list. Okay, for example, BOD. No? Kunyari, ang gawin natin to BOD na lang, Sir Jeff. Okay. BOD 2021. Yan. Okay. So, may mga login details. Ipat ko lang siya dito. Ito na lang. Ano po ngayon? June.
June 12. Sa June po, ito yung mga cards na pwede natin gawin. Kasi sa loob nito, yan, cards. For example, June, planning. Pa-plan po tayo, di ba, ng June. Ito yung card ko ng June. So inside that ano card, yan, may description yan. Ano po yung planning natin? About team. Kunyari, team, sponsorship, then save. Okay, yan yung description, team. Ngayon po, meron tong checklist. For example, si Dokichi, meron siyang ibibigay na task sa akin. Kunyari, Marilyn's task. So, ano yung task na ibibigay sa akin ni, hindi, si Sir Charvin na lang kasi si Sir Charvin yung maraming task eh. Kunyari, kunyari lang po kasi may narinig akong ano dyan, task ni Sir Charvin. Yan. Sir Charvin task. May S ba siya? Lagyan natin na S kasi madami. Okay. So, yan. For example, posters. Yan. Tapos, ano pa ba? Videos. Diba? Tapos pwede rin po natin yung lagyan ng note. Posters, may deadline po yan eh. Ito siya oh. Yan, di ba? So, Sir Charvin. So, susunod naman, meron task sa akin si Dr. Chi. Oh, Miss Marilyn. Yan. Tapos may task kay Sir Jeff. Checklist lang yan. Ngayon, pag nagawa na ni Sir Charvin, kasi magkakalayo po tayo, di ba? So, gagawin po natin dyan, i-attach ni Sir Charvin dito sa Trello. Kukunin niya sa computer, sa Trello, or Google, kung saan niya kukunin. So, ma-attach na po dito. Sample natin. Attach computer. Yan. Kunyari, ito po yung task ni Sir Charvin. Yan. So, pwede niya siyang i-rename. So, pwede niyong lagay dyan, edit. Rename natin. Posters. Kunyari lang po. Posters. Or BOD. So as you can see here, mas organized siya. Alam natin yung ano, yung progress nung ano natin, nung BOD. O, nagawa na ni Sir Charvin. Okay na. Hindi na natin tatanong ni Sir Charvin, nagawa mo na. Kaya may videos, nagawa niya na, i-cross niya lang. So 100% nagawa na ni Sir Charvin. 'Di ba po? Mas organized siya. So every, I think this, you can also use this in our power team, ganun. Magagamit din po ito eh pag may mga projects tayo. Tingin nyo po. Diba po? So pagdating na yes. Yes. So very ano po ito. Tapos pwede rin siya sa planning. So kunyari si ma'am, ano naman po, si Madam President, meron siyang papagawa naman sa power team. Ano? O, yan. Nakaano na siya, nakaatado na. Nakaplano na siya talaga. Alam na ni ma'am, hindi ko na kailangan din magtanong, di ba? Like for example, ako po, project manager ako. Nagawa na ba ito ng graphic ko? So meron ako dito graphic artist, meron po ako ditong project manager. So alam niyo na agad kung ano yung development. Okay, but of course, kailangan niyo, syempre, ititrain natin yung mga staff niyo how to do that. So paano natin gagawin? And even as an owner then, I think kailangan din po natin malaman to yung mga ganitong klase. So bukod sa Trello, we have Asana. So pero tingin ko ito muna, madami kasi tayong mga tools eh. Okay, so question lang Miss Lynn, yes. Itong Trello, does it have, are you able to receive notifications like yes, malapit po, yung pwede. Opo, ito, meron po dito mag-i-invite kayo. So Sir Jeff, kunyari invite kita. Ano po email mo Sir Jeff? jeff.r.viola@gmail.com So, at gmail po, no? .com At gmail.com. Didelete ko po ito mamaya kasi baka makita ng kliyente po na. Yeah, send invitation. Meron po yan sa Gmail nyo, manonotify kayo. Actually, pag nag-comment kayo dito, makikita rin po yung pangalan nyo. Halimbawa, ito po. Ayan. So, at, kunyari at Jeff, kunyari, nag-ano na po sa akin. Member na kasi siya. Dapat po kasi i-add yung member nyo dito. Okay. So, at Jeff. Like, sa coaching, you can also use this. Kung kunyari, kasi ito po, mamaya pakita ko po yung ano coaching. So, save. At Jeff, Viola, have you... Kunyari, may question ako. Tignan mo, Sir Jeff, kung meron kayo sa Gmail. Completed the task. Yan. So, pag na-save yan, ngayon, sasagot po si Sir Jeff. So, pwede po siya sumagot dito. At Marilyn, yes. So, pwede dito yung communication.
Yes, free po ito, Sir Charvin. May free, meron din pong may bayad. Pero ito, free lang siya yung sa akin. Ay, hindi ko lang sure. Kasi sila Sir Jane. Tapos meron din, Miss Lynn, na si yung sinabit ni Sir Charvin na poster invite. Ni-reject. So, pwede ibalik sa kanya. Parang ano yung, po yun? Pa, kung yung poster invite na ginawa or simply yung task na ginawa ni Sir Charvin, let's say yung poster invite, ni-reject ng project manager. Opo. Sabi mo, pangit, reject. So, kanyari at Charvin. Sabi ko, pangit. Sabihin ko po, please change. Di ba? Parang ganun. Please change. Hindi naman pangit. Meron pa bang igaganda? Yan. Let's change the wording. Meron pa bang igaganda yan? Please change or pwedeng please change the text na lang po. Kunyari, ganun po. Alright. Yan, save. So makikita ni Sir Charvin yan sa email niya na may nag-comment si Sir Jeff doon po sa board. Basta, kailangan lang i-invite kami ni i-invite niyo po si Sir Charvin. Ganon. Okay. Naka-invite siya, naka-share dito. Diba? Ang ganda po niya, no? Super, ano to, super organized kayo dito po pagka ano. Tapos pwede rin po to sa Trello, sa cellphone. So pwede niyo rin po siyang i-ano sa cellphone. Actually, sobrang dami pa. Meron pa tayong Asana. Kaya lang pag in-explain ko po to lahat sa inyo, abutin po tayo ng madaling araw. So, ito dumating na yung email mo. Yan, Asana, okay. Marami pong mga project manager tool, which is you can use this on your team. Tsaka sa mga power team po natin, pwede. Kasi yung development nakikita na natin. Okay? And last one, so ilan na po yung naturo ko po sa inyo? Asana and ano po. So, let's try na po yung sa Facebook. Ito yung talagang, ito talaga po yung sobrang, ano namin, love namin. At dito talaga kami kumukuha ng mga sales. This will be the last topic or tool that I can share to all of you. So, if you have a Facebook page, sa tingin ko naman lahat po tayo may Facebook page na. So, if you don't have, just email me. Just send us a message. Ayun po. So yan. So as you can see here, ito talaga the powerful tool that I can recommend and consider talaga that gives us a sale. Okay? So as you can see here, ito po, this is one of our online page. Ito po yung mga client namin na nagpapagawa sa amin ng page. Yan. Yan. So, nakikita niyo po dito, this is one of the page na ginawa namin. And as you can see, this is an e-com. So, as you can see also, how many people reach na. Wow. Diba? So, that's 93,708. And then, we have an engagement of 17,070 through Facebook ads. As you can see here, there are 938 comments and 286 shares from this page, which we are offering yung course po namin na Ecom PH. So, yan. So, as you can see, dahil Ecom siya, syempre related po yung pinupost namin. So, mostly mga products for our resellers. So, ganyan. And then, we also have videos explain, mga video explainers, mga ganyan po. Isa ka ba sa mga nakahanap ng negosyo sa panahong ito? Isa ka ba ang OFW na gusto magsimula ng business dito sa Pilipinas? Isa ka ba ang empleyado na gusto magkaroon ng extra income? Or ikaw ba ay nakahanap ng mga pagkakakitaan sa panahon ngayon? Isa ang Ecom.ph na pwede mong maaasahan. Sa halaga ang 1,999 pesos, pwede ka lang magsimula ng online negosyo. Wala kang on-hand na produkto. Yeah. So, depende ka pa lang online. We have hundreds of items to choose from na pwede mong ibenta. Alam mo kung ano pagandahan ito? Wala kang stocks inventory. Wala kang malaking capital para bumili at mag-test ng mga produkto. Hindi mo kailangan ng staff para mag-process ng mga orders. At recently, sa Shopify website or brand, ikaw na bahala mag-presyo ng mga produkto binibenta mo.
Okay, so this is just a sample. As you can see here, di ba sabi ko po kanina sa social media planning, so kailangan meron tayong free webinar. So what's the catch? Ito siya. So this is a free webinar, but inside the free webinar, we are offering something which is the e-commerce course. Okay, but it's actually yung 199, that's the basic. So pwede natin silang i-upsell. Okay, so as you can see here, meron tayong 712 comments, 124K views. Ayan, so ito yung mga comments nila. Ayan. So ano yung comments nila dyan? Puro how yan, how. So as you can see, kahit sino sigurong manood and Tagalog, this is the Tagalog video. So mapapahaw sila talaga. Diba po? So yan. So videos is also effective. Okay, not only yung videos na videos lang siya, basta yung parang may ganito, may video explainer po siya. So this is effective for those who has their courses, ganon. So and also, if it's also effective kung nagpa Facebook ads tayo, kasi that's what we are doing. Okay? So yun po. And if you want to, yeah, I hope you learned something. Ay, may nakashare po ba ako, Sir Jeff? Yung Facebook ni ma'am. Ito, yung nagsasalita. Opo. Yes. Ah, okay. Sige, kala ko hindi ko po na-share. So, yun po. Do you have any questions? So, if I will share to you yung Facebook backend. So, baka mahilo na sila, Sir Jeff, eh. Sige. Oh, by the way, mag-i-ano lang po ako. Mag-share pa ako ng isang screen for, yan. Yan. Since you, lahat po ng mga nag-attend here, so actually we will have, I'm going to have my master class po on July 10. Yan. So just email me if you are interested and these are the topics that I can give you so I can share to you the details. So yan. July 10 po siya. So we will be teaching Facebook Ads Marketing, Social Media Advanced, and the Virtual Assistant Master Class. On July 10. So email niyo po ako if you are interested or I can send you a form. If you are interested po sa ating social, pa-sign up na lang po if you want to learn more. So this is a 3 hours course and we have another speaker for this po. Okay? So matututo po kayo, hands-on po ito and we will send you advance what to install and what to do. Ayan. So I hope you learned something tonight. Gusto niyo pa po ba yung Filmora o napapagod na po kayo? So siguro next time na lang yun, Sir Jeff, no? Kasi yung Filmora, we really need to focus on that. At hindi naman, I think, no, Sir Charvin, hindi naman natin kailangan na, ano, kailangan yung malaking, ano, no, Sir Charvin, pag Filmora. Gumagamit ka po ba nun, Sir Charvin? Filmora? Hindi po. Ay, hindi. Sige. Ano yung, oh nga, kasi premium kasi kay Sir. So, siguro next time na lang, Sir Jeff. Pagkaano, medyo mahaba po kasi yun eh. Nakapagalitan na ako ni Sir Jeff eh. Parang 1 hour. An hour and a half. So, meron pa pang 15 minutes. Any question po for those? And if you want to learn more, or kunyari if you are busy, doing your page or if you don't have a staff doing your page, you can also send us a message because we're doing yung services like that. And also we're doing yung mga VAs, VA staff, yung marketing, doing email. So yun po. And setting up your Facebook ads. Yeah. Alright. Yes. I will share this to other members po, Sir Jeff, no, na hindi naka-attend. So I will send sa email. Yung for non-BNI members, is there any way they can get hold of the yes po link for the tools or ano? Sige po, magsishare po ako ng form para they can fill it up for say for Mel. I think interested siya. Yes. I think he specifically asked links of the tools. Ayan. Yeah, sino po email Madla. Okay. Ah, yeah, sige po. Do you need the email yeah. address? Or? I will send the ano, the form po. Link, may link ba or the form or? Teka lang po. Ito po. Wait.
Yan, contact information. Send ko po yung link. Yan. Send. For those who are interested, you can send your information here. Then the email po. Yeah, yung links of the tool, isasend ko po pala sa inyo later. Yung, yeah. And also the planner, sample planner po. Sige. Okay, any questions? If we can, sige, we can request formals, ano, email, para masya din mapadalhan. Yes, opo. Yung form, yung form po, wait, na nasend po. Pwede ba tayo, Sir Jeff, mag-take ng picture? Sure. Can we invite everyone to go on cam for a picture taking? Miss Marilyn, may question ako. Sige po. Yung sa July mo, may payment yon. Opo, masterclass. Okay. Pwede po yung, like for example, kung meron po kayong group of ano of people, you can also ano put them together para medyo cheap. Hindi naman siya ganun po ka. Ano. Super affordable. They, kasi we have another advanced masterclass. This one is for group po, special group for BNI. And if you have an employees po, pwede po natin silang isali. Para you have someone, kasi iba pag in-house po, di ba? So pwede din naman na virtual, mas okay din po. Online naman din po sila lahat. Just let me know po. Okay. Alright. So there you go. Can I invite everyone to go on cam for a picture taking? Kung ayaw, then you dare thereby basta. Sige. Alright, sige. So ito lang. On the count of three. Okay. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Yeah. Wala na pong question? Si Miss Hanilyn, wala daw siyang cam. Okay. But do indicate on your email, so Miss Hanilyn and Mel, yung sa chat box nyo para Miss Lynn pa sana can take care, can send you yung link to the tools that you need. Ayan. Yes po. So yun lang. Tapos, okay. So, thank you very much, Miss Lynn, for your time. Thank you. The certificate of appreciation is in the works, but don't you worry about it. But we are very grateful for sharing of your knowledge. So, there you go, folks. If you want to use it for business, so it's not just a matter of, you know, posting. So may strategy pala yan. Yeah. So if you find things difficult, then I'm just Miss Lynn and you can hire her services. So you know, meron din yang ano, you know, wordings and copywritings. Hello. So ayan si Sir Jeff. Ayan si Sir Jeff. Meron. Opo, wag niyo pong kakalimutan. No, but I also practice copywriting, so I could be of help. So yeah, wala no problem. We will get his service also. No, Sir Jeff. Pwede naman free basta no, may free boarding and lodging, so pwede na. Di ba pala kami sa pamilya, so yun, yung good for 5 na boarding and lodging po. There we go. I'm kidding. All right? So any else? Kung wala nang questions, then we can all ano na. Thank you so much po, Sir. Yes, go about our way. Thank you so much. Thank you. All right. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Next Super Skills Saturday. Yan. So yes. This would be a month. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Thank you.